Money Magnet, naririto na naman tayo para sa pangpaswerteng hatid. At ang gagamitin natin sa araw na to ay isang papaswerte na pwede nyong dalhin araw-araw. Dahil ang mga pangpaswerte ay madalas na iniiwan lang natin sa tahanan, nilalagay sa wealth area at nilalagay sa maswerteng lugar sa ating bahay. Pero sa pagkakataon na to, ang pampaswerteng gagawin natin ay maaari mong dalhin kahit saan ka magpunta dahil ilalagay lamang natin ito sa maliit na bote katulad nito. At meron siyang sabitan kaya pwede nyo siyang isabit sa bag nyo. Pwede nyo rin siyang ilagay sa loob ng bag, wala namang magiging problema. Ang maliit na bote na yan ay maglalaman ng mga pinakaswerteng bagay na ginagamit natin sa isang ritual. Ibig sabihin, hindi lang ang tahanan mo ang magiging maswerte. Ikaw bilang isang nilalang ay makakamtan ang kaswertihan. Dahil kapag daladala mo ang pangpaswerteng meron tayo sa ating halaman at yan ay daladala mo kahit saan ka magpunta, siguradong ikaw ay siswertihin. Ano ba ang gagawin natin? Una, syempre kailangan mo ng maliit na bote. Maraming magtatanong saan to nabibili. Sa mga tindahan ng mga mall, sa mga bilihan ng gamit, merong maliliit. Pero kung mas madaling makahanap sa Lazada. Sa Lazada, meron ito. Okay? So, mapapansin mo, maliit na bote na may takip. Bakit may takip? Para hindi tayo natatapunan ng mga bagay na meron sa loob nito. Tapos nyan, kailangan natin syempre ng asin na pangtanggal ng negative vibes, negative energy. Kailangan din natin ng dahon ng laurel. Kung mapapansin mo, mga dahon ng laurel na ginamit natin ay mga punit-punit. Okay lang. Dahil, ang gagawin natin sa dahon ng laurel na yan, ay dudurugin pa natin at paliliitin. Durugin nyo ng gusto. Basta tatandaan ha, ang gagamitin natin ay kanang kamay sa paggawa ng ritual. Dahil ang kanan ay positibo, samantalang ang kaliwa ay negative po yan. Yan. Durugin lang po natin ang gusto. Nang hanggang maliit. Kaya sa pagkakataon na to, pwede kayong, kung mayroon kayong mga durog-durog, pwede natin gamitin yan. Yan. Okay. Kapag meron kayo nito, kung anong swerteng nabibigay sa tahanan mo ng mga pampaswerteng ginagawa natin sa pagkakataon na to, pag daladala mo na lahat ng pampaswerte, ikaw mismo bilang nilalang ay siswertihin. Siyempre, kailangan natin ng tatlong pirasong star anise na ang star anise at dahon ng laurel, ang mga aroma pa lang yan ay talaga namang nakapagbibigay ng positibong vibes, positibong enerhiya, at alam mo ba kapag ang tao ay may positive vibes at positibong enerhiya, yun yung na-attract niya. Kung ano yung nararamdaman mo, ayun ang binibigay mo sa universe. Kaya kung positive ka, yun yung binibigay mo sa universe, pagiging positibo. Kaya lahat ng lakad mo, siswertihin, magpapasok na maraming pera. Siyempre, kung may dahon ng laurel, kailangan din natin ng star anise, durugin. Durugin po. Dahil kailangan magkasya po yan sa bote. Tapos amuy-amuyin mo. Alam mo ba ang bango-bango ng star anise? Sobrang bango. Parang ang dahon ng laurel. Sobrang bango din. Okay? Siyempre, meron tayong asin na pangtanggal ng negative energy. Ang dahon ng laurel na nagbibigay ng pera at success. Ang star anise na nagmamagdent ng pera. At siyempre, ang bulak na pampagaang ng buhay. So, ibig sabihin, bakit hindi tayo gumawa ng pampaswerteng pwede nating dalhin araw-araw? Para naman, hindi na kayo magagastusan. Hindi na kayo bibili ng mga mahal na pampaswerte. Sa pagkakataon na to, nasa inyo na, daladala nyo na yung mga pampaswerte na talaga namang mag-a-attract ng pera sa buhay nyo. Kapag daladala nyo to, susundan din kayo ng pera kahit saan kayo mapunta. Ibig sabihin, transaction man yan, lalo na kung may transaction kayong involve ang pera. Kunyari, may transaksyon na kailangan mo makuha dahil malaking pera ang papasok, makukuha mo yun pag meron ka nito. Panigurado yan. So, yan na nga po, nadurog na natin ang dahon ng laro, star anise. Una natin ipapasok ay ang, basta tandaan na paggagamit ng bote, dapat hugasang mabuti. Una natin ipapasok sa bote ay walang iba kundi ang asin. Okay, asin lang po. Dapat may pangsapo dahil wag po tayong bawal po kasi may natatapunan ng asin. Dapat meron po tayong pangsapo. Kahit maliit na bote kasi, okay lang po yung nalaglag kasi kukunin naman natin yan later on.
kasi may pangsapo. Kaya kailangan may pangsapo dahil bawal na bawal ang natatapunan ng asin. Pero this time, kahit matapon yan, babawiin natin yung mamaya. Okay? Yan. Kalahati lang po ang paglagay kasi pag nalagyan na natin siya ng kalahati ng asin, siksik nyo lang yan. Yung mga natapon, huwag nyo po itapon ng tuluyan yan. Pwede nyo pong dakutin at ibalik sa lalagyanan. Okay? Kaya po tayo may pangsapo. Okay? Pagkatapos po, eto na po yung asin. Meron na tayong asin sa bote. Kalahati lang po ah. Susunod natin yung pampaswerteng dahon ng laurel. Alam mo ba, na kapag nilagay mo to, pinagsama mo sila, napakaswerte talaga. Siksik mo lang po sa bote. Yan. Siksik lang natin. Yan, dahon ng laurel na napakaswerte. Po at nailagay na natin ang dahon ng laurel sa bote, nailagay na natin yung asin, dahon ng laurel. Isunod na po natin yung mga durug-durog na star anise. Siksik nyo lang po, kailangan siksik-liglig nag-uumapaw. Para sa ganon, ang ating swerte ay siksik-liglig at nag-uumapaw din. Ganyan kaswerte ang boteng ito, bote ng kapangyarihan na magbibigay sa inyo ng napakaraming swerte. Ayan po. Ayan, kita nyo po, siniksik ko ng maigi. Kasi mas mainam na siksik ang pampaswerte. Ayan, sobrang swerte nyo na, grabe. Yan lang naman ang nabibigay ng asin, dahon ng laurel, at star anise na lagi nating dadalhin. Ayan. Okay, so yan na po. Nandito na sa loob ang pampaswerteng asin, dahon ng laurel, at syempre, ang star anise. Alam mo ba, na kapag dala-dala mo to, ay siswertihin ka pang araw-araw na buhay mo. Siyempre, gumagawa tayo ng ritual, nilalagay natin sa tahanan. Bakit hindi tayo gumawa ng ritual na dala-dala naman natin araw-araw para ang swerte ay susunod sa atin? Siyempre, meron na tayong asin na lahat ng makakasalubong nating kamalasan ay aalisin. Meron na tayong dahon ng laurel na lahat ng success ay makakamta natin at star anise na magbag-magnet ng pera sa buhay natin. Samahan naman natin ngayon ang pinakahuling bulak na magpapagaang sa buhay natin. Siksik mo ng bulak na yan. Kung mas maganda maliit, okay lang po kung ano'y magkasya. Basta sa pinakaibabaw pampagaang ng buhay, ang bulak. Ayan na, nasa ibabaw na po ang bulak na magbibigay sa atin ng magaang na buhay. Mga diskarte natin ay makakamtan sa buhay. Ayan. Okay. Ayan. Okay na po. Ayan, napuno na natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron na tayong pampaswerteng bote na may ritual ng asin, dahon ng laurel, star anise, at bulak. Maaari na natin isabit sa ating mga bag. Kung ayaw nyo namang isabit, pwede nyo ipasok sa loob ng yung bag. Basta't pag meron na kayo nito, dadasalan nyo lang po yan ng isang ama namin at isang sumasampalataya ako. Uulitin ko po ah. Dadasalan lang po natin ang isang ama namin at isang sumasampalataya. Isunod niyo po yung mga affirmation o yung mga bagay na gusto niyong mangyari sa inyong buhay para ang lahat ng yon ay matupad at maisakatuparan. At pagkatapos, pwede niyo nang dalhin araw-araw. Pwedeng isabit sa bag, pwede rin niyong ilagay sa loob ng bag. At asahan nyo, lahat ng buenas ay makakamtan nyo kapag daladala nyo to araw-araw. Biruin mo, asin, dahon ng laurel, star anise, at bulak meron ka sa bag mo, ibig sabihin, suswertihin ka. Kung ang tahanan nga natin suswerte, bakit ikaw ayaw mo magdala ng pampaswerte? At eto na ang sagot sa lahat ng kaswertihan. At yan nga mga ka-money magnet, ang pampaswerte natin sa araw na to. Tandaan lamang ang mga bagay na to ay gabay lamang. Manatili pa rin tayong kumikilos, nagtatrabaho, para tayo ay magtagumpay. Thank you very much mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe, i-like, at i-share ang video ito. Thank you very much!